Ayan o, nakatutok ako, yellow. Dapat bumaba po ito. O, kung ano, baon na yung dulo, ha. O, yung expansion valve, yung diaphragm. Ayaw magtrabaho, mga kablayers, o. Ayaw gumalaw. O. Kaya sira pala talaga ito. Mga kabloggers, welcome po sa akin channel. Sana'y magustuhan po ninyo yung video na ito. Paki-like, share, and subscribe na lang po, mga kabloggers. Eto na naman po ang aking pinakabagong vlog, vlog, vlog! Hello, hello mga kabloggers! Aww. Welcome po sa aking channel, ang Ferdy's Vlog. Mga kabloggers, ang gagawin po natin ngayon, gaya po ng lagi ninyong nire-request, napakarami po kasi sa inyong nagre-request na mag-vlog ako ulit ng tungkol sa pagka-calibrate ng mga expansion bulb. Dahil nga po napanood ninyo yung tungkol doon sa huling ginawa ko, yung Kia Rio. Shoutout nga pala dyan kay Kablogger. Tope, semi-ari nung sasakyan na yan eh. So, nakita nung isang araw nung isang kablogger, kinuna ng picture at sinend sa amin. Sabi nga niya doon sa kanyang comment ni Tope, hindi ko daw siya nakita na naka-jacket na dahil sa sobrang lamig na nung kanilang Kia Rio. Shoutout po sa inyo. Masaya naman at ako at napalamig ko yung sakyan ninyo. Sa dami ng mga gumawa, laki ng ginastos ninyo, at least naibalik na po sa dati. Di ba? Maganda po yun. Nakatulong na naman tayo. So, ang naging kwento po ng sakyan na yun, lagi siyang nasisira, lagi nasisira ang kanyang compressor dahil lang po sa expansion valve. Yun ang pinagmumulan mga kabloggers. Dahil ang expansion valve, tatandaan ninyo at lagi ko sinasabi sa inyo, kapag ang expansion valve po ay open, so hindi siya nasasakal. Kasi ang trabaho po ng expansion valve, pinipigil niya yung ano, parang calibrated yung pasok ng refrigerant. Ginagawa niyang parang vapor o parang ano ba tawag doon? Fumes o parang umi-spray lang papasok sa evaporator para lumamig po yung evaporator. Sa madaling salita, sinasakal niya ang refrigerant para hindi malakas yung pasok sa evaporator. So ngayon, once ang isang expansion valve, katulad nga nung nangyari dito kay Kia Rio, sira siya, halimbawa sakal, no? Naglo-on diaphragm, sinakal niya. Ang mangyayari po doon, hindi makapasok naman ang refrigerant. Ano, yung compressor nyo, pump ng pump, pupunta sa condenser, papunta po dito sa expansion valve, papasok sana ng evaporator. Kaya lang, dahil nga po sakal, ang mangyayari, mahihirapan ng compressor, pump siya ng pump, sakal lang pupuntahan niya, kumbaga, clog, sarado, masisira ang compressor, magboblobay. Ngayon, yung isa naman na nangyari sa kanya, doon sa Kia Rio nga, dahil kinalikot po yung tatlong expansion valve niya, nangasira lahat, nawala sa setting, ayaw na po magtrabaho. Naging open naman sila. Yung isa sakal dahil sumisipol nga eh. Sabi nga pala niya, sumisipol once gagamitin niya, kaya lang walang lamig. So, tungkol naman po doon sa pagka-open expansion valve, ano nga yung mangyayari? Malakas na ang pasok po ng refrigerant dito sa evaporator. Mainit po ang evaporator ninyo, kaya nga pag inoon niya, ang reading ay halos 90-80. Nakita nyo po siguro kung napanood na po ninyo yung vlog ko nung Kia Rio, yung nagpalit na ng bagong compressor, nasira din agad, yun. So, malakas po ang pasok ng refrigerant, papunta dito sa evaporator ninyo, hindi lalamig. Ngayon, pupunta po sa compressor, malakas na pressure, mainit na mainit dahil hindi nga lumamig ang evaporator, hindi nasakal ang refrigerant, hindi nasakal ng expansion valve, open. Ang mangyayari sa compressor, magiinit. Yung bis na nagpapalamig yung suction, yung tubo ng suction, palalamig po yung compressor. Ang nangyayari, mainit po yung hinihigop niya, natutuyo ang oil sa compressor. So, pag natuyo, yun, magba-black oil, nag-i-stack up, nag-iingay, kaya nakarami po siya ng compressor, mga kabloggers. Kumbaga, original niya na kinuha nung unang gumawa, hindi na niya nakita. Tapos yung pangalawa, nung binabalikan daw niya, wala na eh.
Yung pangalawa, yun nga po, ipinakita ko sa inyo na sobrang dumi na yung binuga. At pangatlo nga po yung ikinabit ko na naka-jacket na si Kablogger. So ngayon, mga Kabloggers, gusto ko lang po makita ninyo kung paano ba nalalaman kung sira ang expansion valve. Hinihipan ba? Nakalalaman ba doon? Pipihit nyo? Hihipan nyo? Wala po doon yun, mga Kabloggers. Gaya ng sinabi ko sa inyo, pag inopen ninyo, niluwagan ninyo, inarya, hindi na magtatrabaho pag di na dumampi yung kanyang needle. Yung spring, meron po kasing parang bulitas yun na tumutulak dito sa diaphragm, sa needle doon. So, hindi na dadampi doon yun, hindi na didikit sa madali salta, hindi na magpa-function. Pag pinakasakal naman ninyo, maiipit naman po masyado at hindi na rin dadaan at hindi na rin nagpa-function. Kailangan nasa tamang setting. At nalalaman lang po yon, mga ka-vloggers, gaya ng lagi kong inuulit-ulit sa inyo kapag dumaan po sa masin namin. Yan. Yan, dito po sa expansion valve calibrator na to, mga ka-vloggers, malalaman namin dito kung ano ang reading na expansion valve ninyo. Ha? Ayan nga po, expansion valve calibrator. So, ipapakita ko sa inyo yan maya-maya. Idedemo ko sa inyo yan, mga ka-vloggers. At ito nga pala, hindi ko masyado na ikukwento sa inyo, capacity tester po yan. Ayan o. Compressor capacity tester. Pagka nag-aalanganin ka sa mga declutch type na compressor, kung may bomba, pinapadaan namin dito. Kapag umabot siya ng 140 pataas dyan, pasado ka. Ayan, may pulang yan. Pero once andito ka lang po, sa mga 60 o ano, blow by yun, hindi pasado at walang sense na gawin. Papalitan na talaga compressor noon, no? Ayan sila, yung mga machine natin, mga ka-vloggers. Puro ginawa lang po yan ng inyong lingkod. So ngayon, mga ka-vloggers, isa pa pala sa mga tinatanong ng mga ka-vlogger natin, pwede daw po ba silang magpa-calibrate na expansion valve? Paano daw po ba ang gagawin? Kasi nga, nangangamote na rin yung ibang mga gumagawa at minsan mga teknisyan na rin na nagsasabi sa akin na paano raw po ba nila mapapakalibrate expansion valve, yung ginagawa nila. Minsan may ka-vlogger po tayo, alam nyo po kung sino kayo, ha? L300, parang dalawa na yun nag-comment ng ganun eh. Na gusto raw nila magpa-calibrate ng L300 expansion valve, ganyan-ganyan. So, gaya po na sinabi ko sa inyo, ulitin ko lang, may number na po akong binigay sa inyo, mga ka-vloggers. Tawag na lang po kayo at pasensya na po kung minsan merong hindi ako nasasagot sa mga message. Sa tawag po, mga ka-vloggers, tawag kayo. Gaya, ulitin ko yung number, ha? Ito po, 0967-142-2093. 0967-142-2093. Ayan, sinulat ko na nga dito sa kalendaryo. YouTube. Ayan ha, 0967-142-2093, mga ka-vloggers. So ngayon, ito mga ka-vloggers, may papakita lang ako sa inyo. Kinuha ko dito sa sa loob. Marami ako mga expansion valve na mga bago, yung iba nga hindi ko pa na-calibrate, hindi ko pa natignan dahil naka-sealed pa sila, no? Ito, tingnan nyo. Ito, marami rito. Ito, mga 134A. Meron ditong mga pang-estrada. Ayan, mga 134A. Ayan, marami ritong iba't ibang klase. Ibang pa dyan sa ito. Andito may mga 134A na ganito. May capillary tube na ano. 134A na ano. Ito, 516. At iba't ibang klase. May mga parang design na R12 pa. Iba't iba po ito. Marami ito, mga ka-vloggers. Eh. So, meron pang orifice oh, sa mga Ford. Sabi nila, orifice. Ayan mga ka-vloggers, ito pinaka-expansion valve ng Ford. So ito mga ka-vloggers, kumuha ko ng isang nabunot ko doon. Isang pang R12 na design na expansion valve, kakalibrate ko to. At magkakalibrate din ako ng isang kinalas na namin. Siguro kaya nakalas yun, di ko alam. Basta nanguha lang ako dito sa napakarami kong mga valve dito. Kumuha ko ng isa dito at
i-calibrate natin. Sinet ko na nga po dito, mga ka-vloggers. Ayan, no? Nakaset na siya rito. Nakaanda na yellow. Hmm? Alam nyo naman, laging kailangan yan. Nilagyan ko na ng adapter. So, i-calibrate na lang po. Kailangan ko rito si Abo TV. Abo TV! Ay, ka-vloggers! Hmm, yun. So, magka-calibrate kami ng kamukha nung lumang yun. Andala, titingin muna ako, ha. Abo TV. Andala, kung alin yung medyo malapit doon. So, siguro ito. Parang pang design na R12. Hindi R12 ang refrigerant. R12 lang po ang kanyang mga fitting, no? So, itong isang to, kakalibrate ko at kakalibrate ko din yung lumang yun. So, doon muna tayo sa lumang isinalpa ko doon, no? So, sandali mga ka-vloggers, ha? Ito. So, ito. Andarin ko na muna yung hangin. Ah, malakas pa naman eh. Ayan. Ito, automatic to. Once bumaba siya sa 100, aandar na po ulit yung motor sa loob. So, ngayon. So, ito po mga ka-vloggers. Gaya nga ng sinabi ko kanina. Paano daw ba ang nangyayari? Ano nangyayari sa isang expansion valve kapag ito ay sira na? Pag kinakalibrate, ano daw ba yung nagiging rating dito? Ha? So, mga ka-vloggers, ito, subaybayan nyo po ito para makita nyo po maigi. Gusto ko po mapanood ninyo dito ka po. Kasi yung araw, baka kumontra, ha? Ayan, against the light tayo. Si Abo TV po yung cameraman ko, ha? O, sige. Ngayon, ito po ay isang expansion valve na nakita ko doon. Maaaring sira, kaya nakatanggal na, no? Napalitan na. So, i-calibrate ko dahil gusto ninyong malaman ano daw ba ang nangyayari sa sira. Kasi karamihan sa kinalibrate ko, nakita ninyo, buo lahat na eh, di ba? So, ngayon mga ka-vloggers, ito, i-calibrate ko para po sa inyo, para sa kalaman ng lahat at malaman ninyo gaano ka-importante ang expansion valve ba? Ito. Ito expansion valve, nilalagyan ko na yung adapter, ha? Mga adapter lang po ito, at ito yung valve. Dahil na yan, nasa 140 na, maandar ang motor, kaya maingay, ha? O yan, akit siya dyan, open, no? O yan. So ngayon, para mag-function po yan, yung kay ka-vlogger na Kia Rio, o ewan ko kung ano nangyayari dito, parang nakaangat yata masyado. Lalagyan ng ice to, para magtrabaho yan. Pag maganda expansion valve, ha? Magtatrabaho po yan pagka naipit dito na yelo to at bababa to. Kapag bumaba na to mga ka-vloggers, mag-re-read na yan. Baba niya, kukunin natin yung reading, yun ang adjustment na ginagawa ko kung ano reading. At kung ano ang reading na makikita rito, kung isilet ko 20, kadalasan yun din ang nangyayari. Pag maganda cooling system ng aircon nyo, yun din po ang reading na mangyayari makikita nyo doon sa suction gauge. Ha? At maganda pag hindi high pressure, ha. So ito, kakalibrate tayo, ha. Taas na yun. Malakas yung hangin yan, o. Ayan, natin yun, mga ka-vloggers, ha. Ay, tingin ko na rin ito, o. O. Ayan, Japanese yun, ha. O. Lalagyan ko na ice to. Kailangan bumaba siya, ha. O. May yelo, at ititin ko ito rito. Kailangan bababa. Bababa po yan, mga ka-vloggers. So, magre-read dapat ito. Kung hindi siya magre-read, open, ha, hanggang 60 lang dito, open na open niya kung ano pressure ng refrigerant, kung maabot ng 200 PSI, yun ang mangyayari. So, ang lakas ng pasok sa evaporator, mainit. Tapos, ihigupin ng compressor yung init, wasak siya agad dahil overheat, ha. Ayan, o, nakatutok ako, yellow. Dapat bumaba po ito. Ito, kung ano, sa kinukuha ko ng angle dito sa side, wala magtatrabaho, wala, oh. Baon na yung dulo, ha, oh, yung expansion valve, yung diaphragm. Ayaw magtrabaho, mga ka-vloggers, oh, ayaw gumalaw, oh. Kaya sira pala talaga ito. So, alisin na natin ito, oh. Yan ang nangyayari, mga ka-vloggers. Pag ganyan, open, kung ano ang pressure ng hotline, kung umaabot ng 200 PSI, papasok sa evaporator ninyo, malakas. Kaya pag ginano nyo, parang heater din na lumalabas sa luber. So, mga ka-vloggers,
aalisin ko na to para ikakabit ko naman po at kakalibrate natin yung isang naka-plastic na bago ron na para makita lang ninyo ha. Hindi, patay ko muna to. Ang dali mga ka-vloggers, ito ang ikakalibrate ko ay ito. Oh. Itong isang to, titingnan natin kung pareho sila ng fitting. Ito. Ito lang kung pareho sila ng fitting. At calibrate natin itong isa. Pareho siguro. Ayan o. Oh. Parang pang R12 design. Oh, bago to. At kakalibrate natin ito. Oh, ito na. So, ikakalibrate ko ngayon. Ito yung sira, no? Dapat ito, itapon na ito. So, ngayon, tingnan natin kung pareho sila. Kung pareho naman, kailangan pareho para hindi tayo maganap ng adapter. So, ito yung sira, no? So, ito yung malalagay lang dito. Mga ka-vloggers, masyadong importante kasi talaga to kaya ito ang buhay po ng aircon. Kung sira ang expansion valve nyo, hindi lalamig ang loob, masisira ang compressor. Ngayon, para doon sa mga gumagawa nga po ng ikot na ikot, wala, hindi rin po tatagal yung compressor po masisira. Ang kasunod, tandaan ninyo at siguro na-experience na rin po ninyo to. Sunod, sira na yung compressor. Palit ng compressor, palitan na naman expansion valve. Kung sira na naman na mailalagay na expansion valve, sira din uli ang bago nyo compressor. Yun nga yung nangyari sa Kia Rio, ni ka-vlogger. So, makakarami na kayo kahit 10 o 100 compressor pa. Lagi masisira. Kung lagi sira ang expansion valve. Ngayon, bago naman eh. Sabihin, kahit po bago, may mga defective eh. So, kahit anong gawin ninyo, lagyan nilang bago. Pag maganda ang naikabit, lalamig siya. Okay, swerte. At tsambahan. Paano kung palpak? Nakailan na palpak? Nangyari na sa amin yun, mga ka-vloggers. Nagkataon na minsan, wala kaming expansion valve na ganon. Yung ginagawa ni pinsan ko, si Bro, bibili siya doon sa medyo kanto lang doon sa may Ulonga po. Nakatatlo siyang expansion valve. Yung pangatlong bisinosoli niya kasi kinakalibrate niya, sira. So, balik na naman yung mayari para bumili. So, nakatatlo na, nagagalit na yung pinagbibilan. So, ano nangyari? Sabi nung pinasama na yung nila yung nagtitinda para ipakita na kinakalibrate nga po yung expansion valve. So, pag-calibrate na expansion valve, nakita nila mismo sira. Kinalibrate yung tatlong defective at nakuha doon sa pang-apat. Kaya naniwala silang na ikakalibrate namin, no? Yun po, ganun kahalaga. At pag lagi sira expansion valve, sira din lagi ang compressor. Tandaan po ninyo mga ka-vloggers. Lagi niyang sisirain ang compressor. Kasi nga, nakita niyo po yun, open. So, kung open siya, malakas ang pasok. Gaya yung sinabi ko. Sisirain, mainit na mainit yung refrigerant. Hindi lumamig sa evaporator. So, ngayon naman, pagkasakal, sakal naman yung papasok. Iinit din siya, pareho lang din. Magkaiba nga lang, sakal tsaka ariado, no? So, ngayon mga ka-vloggers, pakikita ko sa inyo kung gaano kahalaga naman yung dumaan sa calibration, kung maganda expansion valve, ha? Ito, halika rito, Apo TV, ha? So, ito na naman. Oh, ito yung mga yung machine na naman. Lagyan ko na naman ito ng adapter. Ito, mga ka-vloggers, kapag maganda po ang expansion valve, ha? Tandaan ninyo, malakas ang labas dito, yung out, to. Ito nyo, sobrang lakas. So, maganda to, buo, bagong-bago ha. Pero ikakalibrate ko pa rin. Dahil kahit bago po siya, kahit bago, huwag nyo sabihin na bago, walang sira ha. So, titingnan natin mga ka-vloggers, dadaan dito ang buhay niyan. Ito ha. So, titingnan nyo, popokus nyo. Pagkano, yan o. Ito, dito dadaan yan. Pag nag-read dito yan, maganda yon mga ka-vloggers, ha? O, sige. Calibrate na tayo. I-open ko to. Dahil pagkano, iset ko muna na mag-100 siya para mandar na yung compressor. O, yun, mandar na. O.
Mataas na yan. So ito, lalagyan ko na naman ng yelo, mga ka-vloggers. Ha? Gaya ng dati, nagkaroon na nga ng hulma yung yelo dahil sa kanino. So ito, ganun din. Ayan ang setting, ha? O, ayan ha. O, tingnan nyo mga ka-vloggers, ha? Ito. So ito, lalagyan ko na naman ng yelo. Kailangan bababa yan, ha? O. Tingnan natin. Dapat bumaba yan. Pag naramdaman itong bulb na bago. O, yun, o. O, tingnan nyo yan, o. Ayan, o, bababa siya. Mga ka-vloggers, ha? Habang nakaipit sa yelo to, ha? O. O, nasa 20. Ayan, o. 22. O, yan, ha? Habang nakaipit to, tingnan mo rito, o. Apple TV, ha? Nakaipit pa rin, ha? So, ito, gusto ko mangyari, punin ko yung Allen wrench. So ito, iipit ko siya sa yelo at bababa yun. Ha? O sige, ipit ko na. O, bababa siya doon. Dapat bumaba. Ayan o. So ngayon, mga ka-vloggers, eh, bababa siya. O, para hindi ko nahawakan. O, ano reading? Baba o. Nasa 20. O, tingnan nyo rito ha. O, i-adjust ko ngayon to, pipihit ko to, at titignan ninyo kung ano setting doon. So ngayon, i-adjust ko to, ayan ang reading, oh, 20. O, nakikita to, sabay ah, yung dalawa, kita pareho ah. O, pipihit ko to, ariado, i-aria. O, ano ba ariado? Counterclockwise, ang clockwise pa ganun. Counterclockwise, pabalik. So, counterclockwise ako ah. 20 ang reading natin ngayon ha, nakikita yan ha. O, 20. A-adjust ko ito, pagmasdan ninyo ha. O, anong gusto ko? 25, aria. O. O, umagalaw ha, kitang-kita ha. O. O. O, ayan ha. O, 25. O, inaria ko. Adjust ko pang konti. Kung gusto kong 30 o 28, ayan o. Inaria ko, wala na, ayaw na magtrabaho o. Patay na ang expansion valve o. Oh, wala na. Nakita ninyo, open na lang siyang ganon. Wala na yan. So, i-adjust ko pababa. Kaya masama na ina-adjust. Pinipihit ng walang machine. Oh, adjust ko, magtatrabaho li yan. Ayun, oh, kumunta ko li yung spring, yung kanyang needle. Ayan, oh, oh. Pipet, oh. Gusto ko naman ngayong 18 o 15. Oh, ayun, oh. Oh. Nakikita ninyo mga ka-vloggers ha, ayan oh. Oh, habang nasa yelo to ha. Oh, aria ko li. Ano mangyayari pag sinakal na maigi? Tingnan nga natin. Oh, ayan, sakal na oh. Oh, ayan lang, mababa yan. Nagyayelo naman ang evaporator pag ganyan. So, masama rin. Ayan, mababa na oh. Oh, makalubog na. So, ngayon, oh, ayan oh, nakalubog oh. Oh, nilubog ko. Ayan oh, oh, ayan tayo to ha. Oh, lubog na lubog. Oh. So, aria ko li ha. Oh. So, adjust ko ulit ha. Seset ko lang to sa mga 20 eh, no? O, o, tingnan yung kamay ko, yung Allen wrench, o. O. Gaya ng sinabi ko, yung nasobrang kanina, ayaw nang gumalaw. Sama rin po yun. O, yan, 20. Ngayon, may initan ko ng kamay ko yan, titingnan ko. O. O, open na yan. Wala na, hindi nagtatrabaho yan. Kakabit natin ulit sa yelo. O. O, yun. Yelo. At bababa na naman siya. O. Tingnan natin ang reading. Kung ano. O. Nasa 18 lang pala yun. O. Aria pa tayong konti. Gusto ko 20. O. O. Taas ulit. Nakita nyo? O. Ganda, o. Oh. Ngayon, ipit ulit. Tingnan natin, ha. O. Oh. Kumag-stack siya sa 20 halos. Ayan, o. Oh. Sa 20, 18-20. Ayos yan. Ganda yan. Pero gusto ko pang itaas lang ng konting-konti, ha. Ayan. Oh. Testing ulit. Palad, o. Oh. Yellow, o. Oh.
So pagkapalad, angat siya. Punta naman siya sa pagbaba doon, pagka yelo. Ngayon ko lang 20 talaga. Ako 20 eh. Yeah, bante. Yellow. Tapos to. Dikit ulit. Doon. Ang 20 talaga reading yan. Okay, tas ulit. Palad, mainit ang palad eh. Yellow ulit. Ganda. Okay na to, lalagyan natin ang marka to. Calibrated na to. Wala na. So mga ka-vloggers, pinakita ko lang sa inyo kung ano ang halaga ng pagka-calibrate. Na nakita ninyo nung nasobra sa adjust ng area, ayaw na po niya magtrabaho. So wala na, mainit na yon. Pag sinobra niyo naman, sakal naman magyeyelo ang evaporator dahil sinakal niyo. So napakahalaga. Gaya ng lagi ko sinasabi, ito po ang buhay ng aircon. Kapag sira to, lagi masisira ang inyong compressor. Kahit makarami na kayo ng palit, lagi isang masisira kung hindi nyo mahuhuli ang tamang expansion valve na gagana para sa kotse nyo. Yun lang po ang point ko rin, mga ka-vloggers. So, sana'y naintindihan po ninyo. So, ngayon, mga ka-vloggers, lahat ng may problema sa expansion valve dyan, kumontak lang po kayo sa akin. Kasi talagang gaya na sinabi ko, sayang ang compressor ninyo kung masisira lang ng dahil lang dito. So, ito ang buhay. Ipunin na ninyo, yung mga technician po dyan, mga ka-vloggers na technician na naniniwala sa atin, ipunin na ninyo lahat ng expansion valve. Lahat, lagyan yung markings, lagyan yung sulat, kung para saan nung sasakyan yun, tapos ikakalibrate yun, dapat para pag kinabit ninyo, wala na kayong worry. Kung meron kayong mga bago, marami nagre-request din sana sa akin yan, yung mga bago, at contact lang po kayo sa akin, ha? Isang tawag ka lang, sabi nga. Sasagutin ko naman po eh. Basta sa ngayon mga ka-vloggers, nakita ko napakarami sa inyo may problema sa expansion valve. So yun ang gusto kong bigyan ng pansin sa ngayon. Lahat na may problema po sa expansion valve, binuulit ko, tawag lang kayo 0967 142 2093. Yun ang ating number para dito sa YouTube channel kong to, para matulungan ko po kayong lahat. So mga ka-vloggers, paano po? Sana'y naintindihan na naman ninyo kung gaano kahalaga to at kung bakit ginawa ko po itong vlog na to. Eto na naman po mga ka-vloggers, ang pinakabagong edisyon ng aking vlog. Paalam mga ka-vloggers, paalam po. Ang tawag ka lang, expansion bag nyo, maaayos natin. Basta wag lang sira, kung sira, tapon talaga yun. So at least alam ninyo yung ilalagay sa sasakyan ninyo maayos. Yun lang po yun. Paalam.